Welcome to Cagbalete Island. Cagbalete Island is one of the jewels of Quezon Province, located in Mauban. It is a small island paradise in the province, surrounded with cream sand that exposes significantly during low tide. This island is known for its pristine beaches and powder white sandbars. It is famous for its turquoise waters, white sand beaches, breathtaking sandbars, mangrove forest, and picturesque scenery. Cagbalete Island is located about 40 minutes away by boat from Mauban Town. Cagbalete Island promises an unforgettable and picture-perfect island getaway you will truly remember. Welcome back to my channel. My name is Sed, and for today's gala, nandito tayo sa Cagbalete Island dito sa Quezon Province. If you're new to my channel, please do not forget to subscribe. Click the notification bell so you will be updated to my latest video. So guys, DIY lang to. Papakita ko sa inyo lahat ng details na sa video na to. So without further ado, let's get started! Papasok na tayo ng Mauban, guys. Good morning. So, nandito na kami sa Mauban. Yeah, Mauban. Yan, mga kasama ko. Yes. Yeah, so, dito kami sa may pay parking. Malapit lang dito sa port. So, ipapakita ko sa labas. So, ito yung itsura ng parking na to. Ayan. Number. Malaki siya. So, 300 yung binayad namin for tomorrow na kami babalik dito. Bale, sa tapat siya ng pamilihang bayan. Ayan. Eto siya. Yung parking space. Dalawa to eh. Yung isa nandito sa kabila. Nandito din sa kabila, puno na siguro. So nandun yung port. Okay guys, so pupunta muna tayo ng tourism para magpa-register dito ata. So, diretso pa yung tourism. Alright guys, so 3 a.m. kami umalis ng bahay sa Cainta. So, dumaan kami ng Rizal dun sa may binangonan. Sa likod kami dumaan. Papunta dito sa Mauban. So inabot ng 3 and a half hours yung biyahe. Medyo mabilis pag kami sarili kayong sasakyan. Tapos kung magbabas naman kayo, meron sa Jac Liner sa Cubao. 4 a.m. yung alis nila. So kailangan nandun kayo ng maaga-aga, mga 3 a.m. siguro para makapag first trip kayo. Meron silang tatlong trip lang eh. 4 a.m. Tapos ano yung next? Ito yung details ng ano nila sa site nila. So punta na tayo ng tourism for the registration muna. Andito na tayo sa tourism, guys. Hello.
Sa Dona Choleng tayo, ma'am. Huh? Dona Choleng. Hello guys, so andito kami sa tourism, medyo stress ng konti, pero okay na kami. So ang nangyari dito is, sa tourism kasi, 80 pesos yung bayad, 8 kami, so 640 ang inabot. And since walk-in kami dito, hindi kami nakapag-book ng early. Nag-book kami sa Villanueva kasi yun na lang ang available. Sa Dona Choleng sana kami kaso punuan na, or sa Pansacola kaso punuan na. So guys, bago kayo pumunta dito, kailangan may booking na kayo ng Pansacola or Dona Choleng kasi in demand talaga sila, punuan dito. Okay? Alright. So sa Villanueva, ang binayaran namin is 4,000 yung good for 8. Fan room lang siya with 6 bed ata or double deck. Basta ipapakita ko sa inyo mamaya. And then yung entrance fee is 100 pesos. And then nag private boat na rin kami for 3,500. Oops. For 3,500. And then didiretso na siya from here going to sa resort, sa front beach mismo. Okay? So, pag public boat naman, pag konti lang kayo, let's say isa, dalawa, kung magpa-public boat kayo, 100 pesos yung pamasahe, mag-aantay pa po tayo. And then, maghahabal pagdating dun sa Sabang Port, going to resort. So, another 100 pesos. So, kung marami kayo, mas okay na yung private boat. Mas less hassle. And then, susunduin na lang kayo. Ganun. Okay? So, tara na! Okay, guys, nandito na tayo sa may port. So, nandun sa kabila yung tourism. Andito naman yung sakayan talaga. Guys, so nandito na tayo sa Cagbalete Island. Inabot ng mga kulang-kulang isang oras yung biyahe. So, nakapunta ulit tayo dito after 5 years. So, hindi na kaya ng bangka na umabot sa Pangpang kasi mababaw na yung tubig. Maya-mayang hapon, alas 3, mawawala na to. Nandito na tayo sa harap ng Villanueva.
Low tide pa, guys. Parang tahimik, pero fully booked daw sila. Tahimik. May Pokemon pala dito eh. Ano lang yan dyan? Hello po. Morning po. Morning. Ay, okay lang po ba? Okay lang po. Thank you. Ako lang may nawawalis. Baka yung ma'am doon sa table namin kay ano? Opo, fully paid. Ah, nag-fully paid ka na. Pero re-receivehan din po kita para po may copy ka po. Magkano po ang iyong binayad, ma'am? 4,000. For 8. Kasama entrance. Ay, 8. Ano, 8 pala. Ay, 4,800. Bakit may entrance pa? Wala pong entrance. Tinigil kami doon 800. Anong decals? Balik niya lang 800, po. Sige po. Ka-start lang kasi nun ngayon. Kasi pag day tour, dapat yun yung may ano, diba, entrance. Pero pag overnight, wala. Wala ito pa pala yun, hindi matay. Ka-ano lang niya, kasi ni-record po ng tourism bigla para po may mag-assist. RV po. Balik po. Ayun guys, so pag overnight, wala nang kasama na yung entrance dun. Kasama pa. Punta na tayo sa ating room. Ma'am, ang ilan? So guys, yung ilaw dito 6 PM pa sa gabi lang, tapos sa umaga walang kuryente. Kahit po marami yun, ma'am, 150 lang. Marami siya. Okay, let's go. Okay, baby, gusto mo maligo? Pagkatapos natin kumain. May konting signal ng internet. Naka H plus. Okay, so room tour tayo. Ito. Okay. Baka naman yan, dalawa. Hello? So, dalawang double deck to. Sa taas ako. Okay, so ano to? CR? Ta? Ah, hindi! Room. May pa-private room. Doon lang kayo. Kala ko CR. Private room pala. Private room. Dito lang kami. Okay guys, so nailapag na natin yung mga gamit natin. Mag-resort tour muna tayo ng Villa Nue. Ayan, so katabi lang namin yung CR. Kasi common CR kami. Ito yung CR. Shower pala. Toilet. Pang women. Pang lalaki. So toilet. Shower. Okay. Tapos meron din ditong mga cottage. May room. Ito din, pang ano siguro to. Couple. Ayan. And then, ito yung AC rooms.
Tingnan natin yung AC rooms nila. Parang wala naman tao. Uy. Ganda. So, 1, 2, double. Ah, sa tatlong single, dalawang double. May lababo. Ito yung CR nila. Shower. Siyempre, ganun din dun sa kabila. Pero book na raw yan eh. And then, dito yung maluwag. May mga mesa-mesa. Siguro dito magte-tent, pero wala pang nagte-tent. Ayan. Maliit lang pala siya. Ayun na yung beachfront. Okay, so pwedeng maglaro ng volleyball dito. Ah, ito big room din to. Yan. Ah, malaking cottage lang pero maliit yung room. And dito yung mga ihawan. Ihawan, may cottage din dito, tapos mesa. Ihawan, cottage again. Ano to? Tingnan natin, pasilip pa. Oh, okay. Pang couple room. Ganun din dun sa kabila. Tapos may CR sa likod. Yan, toilet. Meron din dito sa likod eh. Ayan. A shower. Toilet. Shower, toilet, shower, toilet. Tapos dito yung reception area nila. Ayan, and then kainan. May mga tapsilogan daw dyan. Papaluto. Pero usually dito paluto. Sabi nila 150 paluto, tapos kayo na yung magpapabili ng gusto nyong ipapaluto. So 150 yung per food, I mean per putahe. Usually mga 1 kilo, 1.5, mga ganun. Tapos dito may papag. Ayan, may mga cottage din sa mga gustong mag day tour. Kasi ang day tour nila dito is 100 pesos ang entrance. Okay. So ito yung iba nilang rooms. Tingnan natin. Silip lang tayo. 1, 2, 3, 4. Apat na double deck. May solo, may double. Ayan. Spread, may mesa sa labas. Wait. So ilan nito? 1, 2, 8. 8 na ganito.
Tapos may malaking papag sila dito. Ayan. And then aircon ba to? Silipin natin. Okay. Mga honeymooners. Silipin natin yung CR. Shower. May hatek. So aircon din to, guys. Ito, ang laki naman ito. Parang villa. Okay. Nakalak. So pang union siguro to. Ang laki. Mga team building dito siguro. So may mga mesa-mesa pa rin dito. Ayan. Mesa. And then ihawan. Hanggang dito na lang siya kasi iba na yung resort dito sa kabila. Ayan na, pawala na talaga yung tubig, guys. Low tide na siya. Silipin natin mamaya dyan hapon. Ayan, pawala na talaga yung tubig. Doon kami nag-stay dati nung first time ko 5 years ago. Ayan. Maya-maya mawawala na talaga yan totally. So beachfront tayo. Ito yung beachfront ng Villanueva. Guardhouse. Okay, so ito yung kanilang signage beach, tapos ito yung pinaka entrance. Nandito naman tayo sa Kapit Katabing Resort. Ito ata yung Dona Choleng. Ayan. Ito na ba yung Dona Choleng o yung isa pa? Ay, yung isa ata, Dona Choleng pa. Ano to? Rio del Sol. So ito yung Rio del Sol, guys, yung beachfront niya.
dito naman tayo sa next resort. Ito. Hindi ko alam kung ano yan. Escaparde ba yan? Or Escaparde? Or... Ayan, may mga nagtetent. Maraming kids. Ayan, Escaparde. Ito mukhang maganda. Private property. Ay, ito na yung Dona Choleng. The Boracay of the Pacific. Puno kasi dito eh. Ginet. Ito na nga yung Dona Choleng. Ito yung iconic dito. Ito yung nakikita natin lagi sa Facebook. Ayan. Yung frame. Okay, so pasukin na natin ang Dona Choleng. Sobrang mantika. Ako na may nagsuka. Ayan siya. May kapa na ba tawag dyan? Sa mga cottage. Mga rooms nila. Ano to? Nipa-nipa hot. Ay, may tao. Ah, pang ano, pang massage. Samayan Alan. Ito yung restaurant nila. RB? Saan siya? Kanilang menu. Free charging area. Taray, may kuryente. RB! It's usual yung CR nila. Laki rin pala to eh. Ayan, may mga malalaking. Swing. Side room, yung mga cottage din dito, CR doon, okay. I appreciate Hala ka naman ng kawa.
sa lahat ng aspeto. Bakit? Ito na! Ay, may pa ano? May pa seminar sila. Nang wala ka. Ate. Lalo na kung kinukulang ka. You cannot give what you don't have. Right? Okay? At ikalwa dito. Bale, this is hot. Ikalwa dito yan yung kasandaan. Loke. This is simply time. You have to be fruitful. Alam niyo po ba na ang bunga ng bawat puno, kapag bunga na yan, wala po yung silbi, ang tangi po niyang silbi ay maipamigay sa iba. Kasi pag nalagdag po yan, alin na sa inyo yung pakinabangan, bubulok na yan. Puta sa kabila. Hindi natin masilip kasi hindi tayo dito magstay. Ito yung restaurant nila. Ito yung kainan nila. Ano ba? Yan ang menu. At may mga order. Hi! Halo-halo po, Shay. Magkano sa halo-halo? Ano yung order mo? Andiyan, nakasulat. Nagtatanong pa. Overload po yung order mo, ma'am. Nag-overload ako. Overload? Magkano ang overload? That's 100 pesos. Overload halo-halo, okay. Nine muna natin yung pagbala rin. Tingnan natin. Itay pag itong liyado. Sa sobrang init, maghalo-halo muna tayo. So, ito daw yung kanilang overload halo-halo. Kamusta naman? Sobrang dami cheese. Ang dami. May ice cream? Mm. Wala. Uwe. Masarap ba? Shop. Oh? Okay, so ito na ng kanilang melon. Taste na natin. Mmm. Sarap. Thank you. Okay, thank you. Okay, so ito na yung end nung Dona Choleng. Iba na yung resort doon. Yeah, may mga Pacific Hut. Okay guys, so tapos na tayo dito sa Dona Choleng. In fairness, maganda naman talaga dito kasi kumpleto sila. Doon kasi sa Villanueva, ano siya, walang masyado, parang kung gusto mo nang mag-solo, magsarili doon ka sa Villanueva, pero kung gusto mo nang medyo nandito na lahat. So, Dona Choleng talaga. Hoy.
Good morning! So second day na namin dito sa Cagbalete. Explore naman natin yung other side ng Villanueva dito sa left side niya. Okay, so may malaki silang glamping tent. Ayan. Parang campsite lang talaga to. Tapos may CR, puro tent. Andito naman tayo sa ano to? Aguho Beach. Okay. CR, tapos parang tahimik. Puro table. Trespassing na tayo. Sunrise na. So ito naman to. For rent. May mga cottages dun sila. Ah, ito. Ubens. Okay, so after Ubens, andito na tayo sa dulo. Parang iba to dun sa last time na nandito ako. Hindi ata dito yung side na to. Okay, so end na to. Resort din ba to? Parang sira-sira na. May resort din dito sa dulo. Anong resort? Andito pala tayo sa Villa Cleopas. Ayan siya. Sa kabilang dulo pala siya. So kung Pansacola yung kabilang side, yung kabilang dulo, Villa Cleopas naman. Yun. Okay, palipad na tayo ng drone. We'll be right back.
mas pino dito yung ano. Ito yung after Villa Choleng, guys, papunta sa Pansacola. Mas pino yung buhangin dito. Parang sa Boracay. Kabilang edge naman tayo ng island na to, which is, I believe, this is Pansacola. So, ito. Ito, guys, yung Pansacola. No wonder, maganda yung pwesto talaga nila dito. Pansacola Beach. Ay, ang ganda, lalaki ng ano nila dito. Ay, alam ko nila kay Ron dito, kinilalaban. Eh, may volleyball. And guys, so may tree house. Lucky. Sobrang laki. Ayan. CR. Lawak din. Ayan. So, punta naman tayo sa kabilang side. Malawak din. Okay, no wonder maganda nga dito sa Pansacola.
Buti pa sa Pansacola may signal, guys. Malakas yung kanilang 4G. That's it for today, guys. Thank you for watching this video. Keep safe and enjoy your travel.